Hi Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is your gem in your tarot reader. So Earth Sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you. So don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhana ng mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Earth Sign. Okay. Earth Sign, you have the Justice, a strong Libra energy. Page of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. And Four of Pentacles, an Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Earth sign, I'm sensing here, there's an energy na parang very controlling, diba? You are not letting go of something. Parang you are holding on to something. May gusto kang simulan, may gusto kang gawin sa buhay mo. Parang hindi mo kayang bitawan. You are holding on. Aalamin natin kung ano ang energy na ito. But you have the Justice. Meaning to say, justice will be served. Kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon, good or bad, positive or negative, you have the Justice. Let us see. Alamin natin kung ano ang sitwasyon mo. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Give me the Justice energy for Earth sign. Okay. You have Death, a strong Scorpio energy. And Queen of Swords, an Air sign, Gemini, Libra. And of course, I'm sensing here a moving forward energy. Moving forward, new beginning. Maaaring may mga pinagdaanan ka sa buhay na sobrang hirap. Mga challenges, problema. Pero sa energy mo na ito, justice will be served. You deserve to have a new beginning. You deserve na makuha mo yung nais mo. Kasi meron kang sinusuportahan, Queen of Swords. Maaring may mga anak ka na kailangan mong suportahan, may pamilya ka na ikaw ang tumataguyod sa kanila. Parang itong energy na ito, you have to be strong to go on with your life. Hindi ka pwedeng mag-give up, hindi ka pwedeng bumitaw kasi may mga umaasa sa'yo. You deserve to have this new beginning kasi may mga responsibilities ka sa buhay mo. You just have to go on with your life. Ituloy mo ang laban. Anong paman yung mga dumating na challenges or hahadlang sa buhay mo, kailangan mong mapagtagumpayan. Huwag ka mawalan ng pag-asa kasi you have the Justice. Let us see the Page of Wands in your energy, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. You have the Five of Swords, an Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and Eight of Cups, a Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You are involved with someone na hindi kayo magkasundo. Sa career man ito, sa business, or sa love life, away, bate, walang harmonious communication. Kaya ang energy nyo, moving on. Kasi hindi na kayo magkasundo. Letting go. Kasi lagi na lang may problema eh sa connection nyo with this person. Kaya parang feeling ko, Earth sign, mas minabuti mo na lang na talikuran. Kung saan ka man involved ngayon, parang yun na yung option mo. Just to let go. Ayaw mo na makipag-argue pa. Kasi alam mo, hindi ka naman magwawagi kasi I'm sensing here that this person is ma-pride or ma-ego. Parang para sa kanya, never pa siyang nagkakamali. Para sa kanya, lagi siyang magaling. Diba? Parang ang hirap pakisamahan yung ganung tao. You have Page of Wands. Natututunan mo namang pag-aralan pero parang hirap eh. Mahirap mag-compromise kung ang isa sa inyo ay hindi willing.
na mag-compromise. Pinag-iisipan or pinag-aaralan mo naman na magkaayos kayo ng person na ito, pero siya yung ayaw mag-reach out. Kaya, pagod ka na. You are moving on from this connection. Kasi nahihirapan ka na, hindi ka na masaya. Maaaring nagbibigay pa siya ng stress sa'yo. A kind of feeling na hindi ka at ease, di ba? Hindi ka mapalagay. Parang, lagi may problema. There's something wrong. Hindi ka na masaya. Kaya you are letting go. Kung ano man ang connection mo with this person, hindi na siya healthy for you. Kaya mas minabuti mo na lang na mag-move on at i-let go to have peace of mind. Let us see the Four of Pentacles in your energy, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. You have the Knight of Swords, an Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and the Hermit, a strong Virgo. So, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn with the Four of Pentacles, tingin ko, while you are moving on, your person, itong person na ito na ma-pride or ma-ego, is still holding on. Taking action. May ginagawa pa rin siya para, alam yung, buisitin ka, mainis ka. You are taking time, Hermit. Taking time for yourself, pero parang ayaw niya na magkaroon ka ng peace sa buhay mo. Kung ikaw ay romantically connected with this person, hindi pa siya nakaka-recover or nakaka-move on sa pag-alis mo sa buhay niya. Parang very controlling siya. With the Knight of Swords, decidido siya na magbalik ka sa buhay niya. So, nasa sa'yo yung option, you have the Hermit. Pag-isipan mong mabuti, yung desisyon na gagawin mo. Diba? If you want to have a better life, you need to make the right decision, Earth sign. Huwag mong hayaan that someone will control your decision, kasi buhay mo yan. Self-love, self-care. Siguro sa ngayon, kung nahihirapan ka, mag-focus ka na muna sa sarili mo. You have the Hermit. Hindi pwede na porket may say yung person na ito, eh, siya na yung mananaig sa desisyon mo sa buhay. You can make your own decision, di ba? Ipaglaban mo yung sarili mong desisyon. Hindi pwedeng lagi ka na lang submissive sa kanya, kung anong gusto niya, yun ang susundin mo, di ba? You have the justice. Justice will be served. Ibig sabihin, dapat give and take. Hindi pwedeng taker lang siya at giver ka lang. You have the justice. So kung hindi niya kayang mag-compromise, siguro embrace this new beginning sa sarili mo. Have time for yourself. Let us see. Angel guide, give us a message for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Earth sign, let go. Bitawan na ang dapat bitawan. Mag-move on na kung ano yung dapat mong ika-move on. Just let go. Helpful people. Meron mga taong willing tumulong sa'yo sa sitwasyon mo, sa buhay mo. And yes, a positive yes for you kung ano man yung katanungan mo na gusto mong masagot. Let us see, Oracle Guide, give us a message for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn.
Okay. Earth sign, nothing will come of this situation. Pag hindi ka pa fully masaya. Diba? Walang mangyayaring pagbabago kung hindi ka mag-move on and let go of the negative energy. You have to let go for you to attract positive energy. A fiery climax approaches. Fiery climax, let go. Again, it is your decision to make, Earth sign, kung ano yung decision mo. Luck is on your side. It's a yes. Positive energy, good luck. You have the justice. And step out of your comfort zone. So thank you, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Earth sign.